buhay. Iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng kakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat na sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Magandang Biyernes na naman mga ka-Discovery Nighties. Sanggedi man kayo nakatutok kayo. Welcome sa Chillax na kwentuhang masaya at kapupulutan pa ng inspirasyon. Ito ang Discovery Night. Okay, bago tayo magkulit, ang gusto ko muna magbahagi ng ilang simpleng tips sa mga manonood dito sa Isko 101. Ito ang ating Isko 101 ngayon. Eh, siyempre, mga bata ngayon, mahilig lang yan sa mga gadget, no? iPad, tablet, laptop, o kaya mga games, yung mga ML. Noong panahon namin, nako, ang pakikihalubilo sa labas ay kinagigiliwan ng mga bata kasi maraming laro sa kalsada. At mas ini-encourage kami ng mga magulang namin na makipagpatintero, ha? Taguampong, tumbang preso, Tex, Jolens, oh, lahat ng mga laro. May luksumbaka pa. Oh, yun yung mga laro namin noong araw. Kaya ngayon, eto naman ang mga larong kinalakihan ko noon sa Tondo. Tex, Holland, Goma, Pogs. Nako, papag-throwback ba kayo? Nako, naalala ko yung tamang third beat o first base, ganyan. No, Tex naman, di ba? Pero, eto rin, meron akong konting tips. Pwede ka rin kumita ng choppy dito. Oh, may pera. Itong text, maliit na text ngayon, ano? Nung araw, saka yung text nung araw, may istorya. Binabasa mo yung pelikula, di ba? Scene 1, scene 2. Oh. Pero ito ha, ito tips ko sa inyo. Pag maabilidad kang bata ka at magaling ka sa laro, maya-maya kikita ka na, may pambaong ka na bukas. Dahil ang text, nabibili sa mga tinalo mong mga bata. No, so, yung tawag yan, dangkalan. Magkano isang dangkal? Piso. Eh, nung araw, yung basuka bubble gum, magkano lang yun? 50 centimos. Oh, tapos, yung Texas. No? Yung, nakakabili ka na ng mga gamit. So, kumikita ka na, nakakalaro ka na, kumikita ka pa. Yan, yung mga text. Yung mga Jolen, agawan na, ito, ubusan ng Jolen. Oh, di ba? So, pag ikaw may maraming Jolen, no? Siyempre, wala nang Jolen yung bata. Bibili pa rin sa'yo yan. At nabibili ito nung araw. Ewan ko kung nabutan nyo, 10 centimo. Isang Jolen. Di ba yung mamera nung araw? Ewan ko ha, yung mga nakakarilig dyan, please comment below. Meron pa nung araw mamera, yung lapu-lapu, yung kudrado. Oh, yan. Gis-gis lang, 1 centimo, 5 centimo. Yan ang Jolen. Saka pag gumaganda Jolen mo, yung marble, mas mahal yun. No? Ayun, mga price to win yun. No? Talagang precious na mapanalunan mo yun. At syempre, yung goma. Yan, goma. Eto naman, tayaan to. Kalugtan tiyan. Okay, inabot nyo yung kalugtan tiyan, ano? Tapos pag marami ka ng goma, yung mga ebaba na kalaro mo, pwede mo silang bentahan. Alam nyo bakit? Gagawin nila tong Chinese garter. Yeah, ganyan po yan. Eto nga pala, meron akong naalala. Ano po ito? Oh. Alam nyo ako na yan? Brief ni Tarzan. Yeah. Okay, yan. Pag napanalunan niya sa mga kalaro nyo, meron na kayong baong bukas dahil yung mga kalaro nyo rin ang bibili ng mga napanalunan ninyo. Yan ang mga laro natin noong dekada 80. I don't know kung nalalaro pa rin ng mga bata ngayon to, but I doubt it because ang gusto ng mga bata ay ML. Yeah. Oh, no. At piso nila. But anyway, I hope may natutunan kayo sa ating
Isko 101. Mga Rema, mga Repan, ako, maswerte tayo dahil binisita naman tayo ng isang bigatin sa YouTube at bigatin sa showbiz. Nako, kilala to. Lalo silang magkapatid nung araw, mga makukwela at, nako, mga blockbuster na pelikula mga nagawa nila. Kilala sa telebisyon, sa pelikula, at lalong-lalo na sa online. Mga Rema, mga Repa, please welcome Alex Gonzaga Morada! Hello! Mga Rema at mga Repa! Kamusta na po? Hi, Alex. Thank you, ha? Thank you. Thank you very much. Actually, dapat talaga matagal na akong nag-guest dito, Yorme. Pero tinawagan kita, di ba, Yorme? Yeah, kasi, and we understand. Oo. In-explain ko dahil nung panahon na tuwing nag-IVF cycle ako, si Yorme, yun naman yung sakto yung guesting niyo. So, ito ngayon natuloy. At saka, huwag makakalimutan. Pagka medyo nabuboard ka na, may chicha, kalawat kanan. Pero ngayon, kanina puro pa chicheria. Puro chicheria. May cornic, butong pakwan, green peas, sampalok, maneng may balat. Anong gusto niyong mani? Yahoo! Wala sumagot. Maneng hubad. Actually, natawag daw maneng hubad. At siyempre, may butong, ano to? Kalabasa. Ayun naman, yung isa na yun. Ito sa maning matamis. Minatamis. Bakit meron ba minaasim? Minaalat lang. Hindi masyadong nahugasan yan pag... Maalat-alat. Nako! Oo. Congratulations at tita ka na ulit. Yes. Second time around. Si Polly. How was it? Siyempre, nung una nga, Yorme, sinasabi ko, kasi ang nakaplano naman talaga magbubuntis talaga is ako. Okay. So, meron kaming dapat gagawing show ng ate ko. Sinabi ko, hindi ko na magagawa yan kasi by that time, buntis na ako. So, sabi ng ate ko, sige ako na lang. Mm-hmm. Tapos biglang siya yung nabuntis. Okay. So, parang nung una, feeling ko, nilihim nila sa akin mag-iina. Mag-iina, parang hindi na ako sama doon. Sila ng mami ko. Sila ng mami mo. Oo, parang feeling ko, nilihim nila for a while sa akin. Tapos, nung sinabi naman nila, nakita ko naman yung ano nila, yung parang concern nila. Kaya medyo na ano rin nga po ako noon na parang, imbis na na-enjoy nila yung moment na nabuntis sila, parang inisip ka agad nila, naku, paano si Catherine? Paano ipaliliwanag sa'yo? Oo, kaya nung nakita ko si Paul, uy, sabi ko, congrats, sabi niya, but you're gonna be next, don't worry. Kami nga, grabe, biglaan lang, kayo yun. Karin. Kumapit agad ha, biglaan lang ha. Oo, parang ano lang po, yung parang binalik agad sa'yo. Pero syempre, nung una, sumama rin yung loob ko na, aba, naunahan pa pala ako nitong ate. Yung asawa ko po nagsabi sa akin na, ang tagal na rin naman nilang ginagawa. Ang tagal naman nilang inaantay. Pero ang hirap tuputin din towards, no? Ang tagal nilang ginagawa nila. Syempre, kami din naman parang matagal na rin naman, pero... Nagtatry. Hindi, baka busy lang si Mikey. Hindi, kasi sila po, syempre matagal na rin nilang ginagawa. Kami ngayon, dahil bago-bago pa lang kami kumpara sa kanila. Matagal na kami nagtatry, pero pag tinatry, mabilis. Ay, Mikey, medyo ibababad mo ng konti, ibabaon mo ng konti. Masyadong bubunutin agad. Excited eh, excited pa. But you know, well, I know it's, you try to make it light as much as possible, but every woman, I would guess, no, universally, would want to have a child. And I guess it's a matter of time, no? Yes. Tingin mo naman, no? Darating yun. Talaga nung nagpa-process kami talaga, nung ito sa proseso namin, talagang na-realize mo talaga na wala talaga sa kamay niyo po eh. Talagang exactly. Wala talaga. Pagka ginawa ninyo tapos nagkaroon, di ba sasabihin, aksidente, hindi yun aksidente. Talagang nangyayari yun pagka gusto or bibigay talaga, blessing talaga. Kasi kahit ano pong gawin yung try, kahit anong gawin yung ingat, kung hindi para sa inyo yung panahon na yun, hindi huwi bibigay. Oh, let it come naturally. Yes. Alam mo yung panglima ko, si Drake, nung ano yun, na, siyempre sabi, apat na, sa apat, ano na eh, dalawang cesarean na si Esme. So, nag-iingat na kami dahil hindi naman pwedeng puro cesarean. Kawawa rin yung babae. Kasi ang gusto ko, 12 eh. Ay, grabe na. Ang pangarap ko talaga. Sando sa itlog pala gusto. Sando sa itlog. Sabi na mong obigaymi ko. Eh, 12 pala gusto. Sana baboy para 8 agad. Oo nga. So, kami, nasa tour lang kami noon. Tapos biglang, pagbalik namin, ano na? Ay, namali ako ng kwenta. Ganun. Ganun. So, parang ano rin. And that's it.
Minsan, ano naman eh, while it is true, gusto ko yung ginagawa nyo, no? Yung nagpa-planning. Mm-mm. Pero minsan talaga, may mga bagay na hindi naman pa ready. I mean, it will come naturally. It's a blessing. Mm-mm. Someday, somehow, you'll be blessed. Yes. Oh, baka lang may nakahanda sa inyo. Opo, ganun. Diyos. So ano pinagkakaabalahan nyo ngayon? So after that, so magta-try kayo ulit, of course. Opo. Pinagkakaabalan ko ngayon po is yung natural way na lang. Natural way? Oo, yun. Busy sa gabi. Oo, yun. Busy ka. Kahit sa umaga na lang yun, para lang talagang magkanda ano-ano. Kumapit-kapit na yan. Oo. Kung si Mikey pakakainin nyo dito, iiwas na yan sa mani, sa wanay. Duwal na duwal na. Umay na, umay na. Nauumay na yun. Hindi, parang ano lang po kami talaga ngayon nung po natapos yung show namin, yung Tropang Lol. Parang feeling ko, winil na rin ni Lord na mag-slow down po para talagang mag-focus dito sa family. Kasi syempre po, kahit na sabihin nyo na gumagawa kayo ng time, pero pag sobrang stress nyo, ang dami nyong naiisip, minsan nakaka-ano rin po yun. Ano mga lesson learned? Lesson learned ko po dito talaga sa lahat ng mga, kunwari, may kilala kayong na nag-miscarry, huwag nyo pong sisisihin, huwag nyo hanapan ng mistake. Di ba kasi usually, lalo na yung mga boomers, like mga magulang ko, yung mga ganun, sa generation nila, parang sanay sila na iniisipan na nila ng baka kasi ganito ginawa mo. Oh. Pero ako, ang ano ko po talaga, gusto kong iparating sa lahat na pag po nakuna ng isang babae, hindi niya po yun kasalanan. Wala talaga siya kasalanan. At walang may gusto nun. Walang may gusto nun. At kahit na balibalik ta rin nyo, kahit na humiga lang siya, matulog lang siya, kung hindi yun talaga matutuloy, hindi yun matutuloy. So, huwag niyo pong ibigay sa babae yung burden na ikaw may kasalanan. Kasi, that's good, ah. Kasi you're also emotionally challenged with that, di ba? Usually, kahit di nyo po sinasabi dun sa babae, yung babae, hindi nyo alam, personally, may pressure siya, tsaka biniblame niya rin yung sarili niya. So, ako, ganun po yung nangyari sa akin. Pero in-explain ng doktor, nanood na ako lahat ng YouTube, in-explain na sa amin, ng doktor, kinausap kami ni Mikey. Parang dun ko na-realize na kahit anong gawin ko, kahit balibalik ta rin ko ang matres ko, if hindi ito ang panahon ng Panginoon, hindi talaga mabubuo. Kasi, ano yan eh, parang life, hindi tayo wala naman nakakagawa ng life kundi ang Panginoon eh. So, it's not really in your hands. So, yun po yung na-realize ko. Yes. Speaking of YouTube, ano ka na, no? Magsi-six years ka na sa YouTube. Salamat kay Yorme dahil napakadami beses niyo po ako pinaunlakan. Sa totoo lang. Isa niya, naprank ako eh. Pero sa totoo, ang awa ko sa'yo, no? Kala ko talaga. Of all the people who were watching at that time. Nakakahiya yun. Sa fans ko yun. Kaya lang nung naramdaman ko, parang amoy champurado. Nakakahiya yun. Sa kabila pa, it's okay. Don't worry. It's normal. It's a prank. It's okay, don't worry. It's amoy champurado eh. Ay, kung champurado ba tinira mo kanina umaga? Alam niyo, Yorme, ba't ko naisip yun? Kasi meron kayong nasa Bonifacio, ano ba kayo, park. Oo, madaming etchas. So, inaano sa akin, sabi mo, etchas to ng tao, etchas. Sabi ko, walang pakialam si Yorme sa etchas. Wala. Anuhin ko yan sa etchas. Kaya minsan po, pag may mga personality ako napaprank, lagi nila sabi, buti hindi mo kami pinirak ng tulad kay Yorme kasi baka lumabas yung mga ugali namin. Sabi ko, hindi. Alam ko lang kasi si Yorme dahil dun sa ano na hindi siya maselan. So alam ko na very gentleman tsaka hindi niya kadidiri. Kasi 10 years old ako nagbasura eh. So po? Araw-araw, puro etchas ang nahawakan ko sa basura. Nahawakan niyo? Nung araw, siyempre dumadaos-dos yung misang pagka kinakalkal mo yung basura eh, di ba? Mm-hmm. O, tas kala mo plastic. O, tas pag gano'n mo, tapos, siyempre, ikaw naman, tolonges ka rin. Ikaw, kumpirma mo pa. Amoy mo. Ididikit mo pa. Etchas talaga.
But you know, wala eh. Ganun ang buhay. But buti hindi ka naubusan ng content. Ay, syempre, minsan naubusan na po tayo. Lalo na, syempre ngayon, ibang medyo, yung generation po noon, nung nagsimula ako, medyo tumatanda na. So, medyo bago na tong generation. Itong bagong generation, syempre, may iba na rin silang... Gusto, tsaka meron silang ibang take sa comedy. Okay. So, syempre, yung nakakatawa nung panahon ng mga nanay at tatay, hindi na minsan nakakatawa sa atin. So, yung mga panahon na nakakatawa na sa generation ko, sa bagong generation, hindi na rin nakakatawa sa kanila. Yun. Minsan, offensive na rin sa kanila yun. So, syempre, kailangan nyo pong balansihin kung paano magiging hindi nakaka-offend. Pero although, tao, nagkakamali rin po tayo, lalo na sa form of comedy ko. Ang hirap magpatawa ngayon ng meron kang hindi ma-offend. Which is, naiintindihan ko naman. Kasi syempre, dati, nung mga panunin, wala naman social media. So, walang mga way na makapag-express na pag na-offend ka dun sa patawa ni, kunwari, nung mga komedyante noon sa pelikula. Sasabihin mo na lang sa kapitbahay mo, hanggang doon na lang. Hindi ako natuwa doon sa kahapon na sa ginawa ni ano. Eh ngayon kasi may social media, mapaparating mo. So ngayon po, parang mas nagiging aware ka, tsaka mas naririnig mo yung lahat ng saloobin ng tao kung meron ka bang matatamaan doon sa mga jokes mo. So yun, medyo magiging maingat. Sanmig Hard Seltzer. No frills, all fun. Hard Seltzer. As easy as 1, 2, fizz. Sanmig Hard Seltzer. Sanmig Hard Seltzer. No frills, all fun. 13 million. You build that audience through the years. 10 million yun dahil sa inyo. Sa mga prank nyo, tsaka sa mga ano ko sa inyo. Magaling ka talaga. If somebody's watching right now, what can you share professionally based on your experience na pwede matutunan ng mga upcoming vloggers? Kasi... marami na ngayon dahil because it's very clear yung monetization process. Yes. So it can make a living for any person. Pero gusto ko lang sabihin, 6 years na ako sa YouTube. Never ako nagkaroon ng ganito studio yun. Pareho kayo ng ate ko, parang never ako nagkaganito na lang. Hindi ko maisip na magkakaganito ako. Napakaganda na studio nyo. But anyway, so ang lesson ko po una sa lahat ng mga, dati ko pa ito sinasabi, kapag mag-YouTube po kayo, at tulad na sa pag-artista or sa pagpupolitiko, sa lahat ng ano, kailangan iisipin nyo muna, hindi dahil gusto nyo gawin dahil naiingit lang kayo or gusto nyo lang kumita. Okay. Dapat nasa puso nyo na may passion kayo kasi hindi siya madali. So, diba kailangan po? Talaga hiligin mo. Yung gawin nyo, kunwari po. Magluto. Magluto. Yun talaga gusto mo. Hindi dahil nakita ko marami nanonood na nagluluto. Kasi one way or another, mabuburyo din kayo or mahihirapan kayo, magkikwit din kayo. Pero kung na-enjoy nyo yung sineshare nyo, na-enjoy nyo yung ginagawa nyo, whether magka-million views kayo or 3 views, kung fulfilling siya sa inyo, hindi kayo mapapagod. Hindi okay. Nyo maiisip yung pressure. Kailangan yung passion. Oo, kailangan na to. Just be yourself lang. Huwag kayong manggaya sa iba. Next is, kailangan matuto kayong magbayad ng tax. Kailangan tutunan nyo yan dahil talagang namamanmanan na rin tayo. Namamanmanan kasi dahil din naman yan sa mga, ito ang mga kita ng YouTuber na minsan di naman totoo. Binobloa. So, kailangan talaga kapag kumikita ka, nagbabayad ka ng tax. Huwag nyo na antayin na bigla kayong sililin. Magastos nyo pa yung pambayad. Ako, swerte po ako kasi nag-aartista ako. So, kahit papano, naka-ano na po talaga ako na magbabayad ng tax. May accountant. Pero syempre, yung mga iba na biglang sumikat, yun nga po yun minsan may mga nagko-consult sa akin kasi biglang sumikat sa TikTok, biglang sumikat sa YouTube. Syempre, wala naman silang idea na, kailangan pala ito. May obligasyon pala ako sa estado. Kailangan ko pala ito. Never naman silang nagkaroon ng ganung pere. So, yun, ano ko rin po yun na sana, pagka kumita na kayo, make sure nyo na kahit nakaregister lang kayo para lang talagang malinis, wala nang problema. As an artist or content creator, what else? Yun lang. ako naman, may dadagdag. One thing na nakita ko sa Estados Unidos or ibang mga foreign vlogger, they reinvest to themselves. Ah, yes. Tama. Camera, audio. Sa umpisa, cellphone. Di ba? But you have to invest kasi mabubore yung ano mo yung audience mo. Parang, yung tagal na kita pinapanood. Kumita ka na. iPhone 12 pa rin yung tinitira mo, di ba? Opo, tama yun, tama. Yan naman lagi advice sa akin ng ate. You have to reinvest. So, ang ako naman dyan, Yorme, kailangan you have to grow with your audience. Yeah. You have to grow. Kasi yung audience mo, like ako,
iniisip ko noon, nung mga nagsimula ng 15 years old, nung nanood sa akin, ngayon 21 na sila, magta 22 na sila. Ibang-iba na from high school to college na ngayon naghahanap na ng trabaho. Iba na yung story nila, tapos ganun pa rin yung, ganun pa rin ako. Ako, hindi ako nag-grow. So, kailangan talaga kahit papano, meron kang growth, meron kang maturity with your audience. Speaking of that, so, when you grow your channel, you grow your audience, at the same time, parang you're living in a microscope. Opo. Would you actually suggest that you have to be ready also to repercussion? Kasi minsan, yung mga mema lang, yung may masabi lang. So, do you have to emotionally be ready also as you grow? Yes, kasi dati syempre hindi mo naiintindihan po yun. Ako dati, nag-gets ko naman kasi syempre nag-artista ka na, sinasabi, naririnig mo naman na with great power, di ba sabi ni Spider-Man, comes great responsibility. So pag nabigyan ka ng platform, malaking responsibilidad mo kasi maraming naglo-look up sa'yo. Pero kasi nung time ko, Yorme, parang syempre nagsimula ako sa pag-artista, hindi naman ako kilala, wala naman, kapatid lang ako ni Tony Gonzaga. So hindi ko naiisip yun na pwedeng lahat ng gawin kong actions, pwedeng masamain. Kasi nga iniisip ko, di naman, ano lang naman ako eh. Kapatid lang ako ng artista na sikat, so parang background lang ako. So, kumbaga, kung anong gawin ko nakakatawa backstage, walang pwedeng gumawa ng masama. It took me a while para pumaisip na kailangan, dahil syempre, may mga nakaka-follow sa'yo, nakasubscribe sa'yo, meron kang responsibility doon. Hindi lang dahil gusto mo silang pasayahin, pero syempre, meron, nilulook up ka nila, may mga actions ka na kailangan maging careful ka talaga. So, yun po yung naging ano ko nun. Yan din ang ano, price to pay. Dati po kasi parang lahat, sasabihin ko, gagawin ko, off-cam, on-cam. Kasi nga, sanay ako na wala namang papansin eh. Parang ngayon na-realize ko na lahat ng actions mo, whether may camera or wala, pwedeng may makakita na isipin nila, ay, ba't ganun? May so, camera o wala. So, yun yung buhay camera. Eh, paano yung buhay misis naman? Buhay misis Murana. Nako, yan na yung pasok na yung dyan. Ay, nako, Yorme, ha? Ano baka iba ka. Baka iba yung sayo. Natawa na lang si Kuya. O, alam ni Kuya. Ha? Kasi naririnig ko lang. Oo. Baka, yun, baka kailangan na rin tayong gawa ng subscription doon. Ako, nakikita niyo sa FYP. Ibig sabihin, yun ang mga tinitignan ko. Oo, kasi minsan nakita ko, uy, sexy. Pag-click ko pa, clickbait pala. Yun na. Pala yun. Minsan to longest din ako. Alam niyo nangyari sa akin yan, Yorme. Nasa Facebook ako, tapos scandal. Hindi ko pa makakalimutan. Hindi makakalimutan ko, ano to? Click ako ng click. Ngayon hindi ko alam, habang nagkiklik ka pala, lumalabas pala sa account mo. Alex, just watch. Visited. Just watch this. Eh, pag kiniklik lo, nawawala. So ako, click ako ng click. Naka 20 times ata akong click. Alam mo yung pastor pa nag-message siya. Ano yung pinapanood mo? Ganun? Sabi niya, Alex, did you click this? Kasi this is a ano ha? This is ano ba yun? Parang porno. Hindi, scam. Parang scam site siya. Tapos it's reflecting to your ano audience. Tapos nakita ko, Yorme, ang dami. So, ibig sabihin, parang hitik na hitik ako. Kasi ito, parang gipit na gipit sa FB kumapit. Oo, kasi nga, kiniklik ko, wala. So, click ako ng click. Yung pala, labas siya ng labas sa account ko. Nakita ko, mga 30 times na siya nakapost. So, syempre, nag-ano na lang ako. Ay, naku, hindi ko alam yan. Sabi ko na lang sa kanya. Ay, pastor, hindi ko alam yan. Baka na-ano ko. Baka na-hack ako. Buti na lang. Imagine mo isang beses na ano na, huli ako. Oh, yun pala yun. Kaya pala minsan, ganun, no? You have to ano be careful na lang. Gawa na lang kayo ng alter account. Tiyari! Oh, anyway, paano ba maging misis? Yeah. Ay, syempre, pagka kami na lang dalawa mag-asawa. Walang camera to, ha? Walang vlog-vlog to. Yorme, talagang ang asawa ko, napapatawa talaga ako. Siya talagang komedyante sa amin talaga. Dalawa. Talagang masayang-masaya. Ewan ko, parang komedyante siya talaga pag kaming dalawa lang. So, off-cam, siya ang entertainer sa amin dalawa. Talaga? Mm-mm. Kaya, yun, kaya ako, kahit papaano, pagka magkasama kami, misis talaga ako. Nagluluto ka? Opo, ako naghahanda ng pagkain niya. Wow. Ako nag-vitamins, pati mga ano niya, pinaplansya niya. Uso pala sa lalaki yun, no, Yorme, yung, saan yung ganito ko, yung lahat naka-assess, saan yung ano ko, white t-shirt ko? Guilty. Apat na lang yung shirt niya, hindi pa niya alam kung saan nalagay yung white t-shirt. Nakakita ko na ng ass. Oo. Yorme.
Totoo. Hindi ko maano, ipepwesto lang naman doon na, ito na yung ano, hamper, dito pa rin sa ilalim ilalagay. Hindi ma-shoot. Pero basketball player naman siya, ba't hindi mo ma-shoot? Ganun ang... Ako, ganun yun. Tanda-tanda na natin, 20 years na tayo. Hanggang ngayon ba naman, hindi ko parang magpasok ng brief. Yes. O, ng pantalon. Tsaka yung cabinet, Yorme, ang gulo talaga. Tapos sa ilalim, meron pang mga, last week mo pa to, hindi mo pa naitapo, nandoon pa sa, kaya gagalit siya sa akin. Huwag mo pa kagalaman ng cabinet ko, pero pinakikialaman ko talaga. OC ka pala. O, kasi gusto ko malinis, Yorme. Ganun, ganun din? Oo. I think, pagiging OC, it's normal sa babae. Mm-mm. Hindi kasi pag hindi kami naging OC, ang baboy na siguro talaga na magyayari. Kasi normal na lalaki kasi. Hindi. Parang gano'n yung sa amin. Oo, wala siya talagang pakialam kahit ang dami na. Tapos ultimo yung mga resibo na noon-noon pa namin, first date pa namin. Parang ba't kasama ng t-shirt mo? Hindi ko ma-gets. Bakit hindi maitapon? Yung mga box, ayaw ipatapon. Ayaw pang itapon. Ako lahat yun. At least, dalawa na kami ni Mikey. Hindi na ako nag-iisa. Yorme, pati yung mga lumang, yung mga shorts na maluluwag na. Ba't hindi mo pa itapon yan, nagagalit pa siya. Oh, gustong-gusto daw niya yun. Ang ginagawa ko, pag nasa lipa siya, pinamimigay ko na. Totoo yun. Yung brief ko minsan, yan may showmanship na yun eh. Yung ano na, gaskas na yung sa palasik. Kasi ayaw niyo pang i-give up. Ba't ganun? Wala, feeling lang namin. Parang komportable. Oo, malambot saka, daw. Oo, ganun. Tapos saka ano, saka huwag ka mag-alala, wala naman makakita niyan. Ganyan din siya. Oo, ginagamit namin as assurance. Wala makakita niyan. Meron parang malalaki, susot ang brief, butas yung gitna. Okay, ano ang mga hindi niyo madalas mapagkasunduan bilang mag-asawa? Ay, yung pagiging pakialamera ko. Ah, eh, just normal naman. Yun yung talagang naano. No. Kasi nga si Mikey, wala talaga siyang pakialam sa gamit ko. Ako talaga, nag-request nga siya, pag lumipat na daw kami dun sa aming kinoconstruct na bahay, ang cabinet daw niya dapat sa basement o para malayo daw sa akin. Para hindi mapakialaman. Oo, kasi pinapakialaman ko lahat. Sino nagliligpit pagka magta-travel? Ay, ako. Siyempre. Siya, ganito siya. Magpapak siya, Yorme. Paalis, papunta na kami sa airport. Salpak, salpak. Ganun na lang agad. Tapos backpack Dini. Lang. Dini. Bakit ganun? Dini. Ba't Dini. Na kayo ganun? Hindi na ako nag-iisa. Dalawa na kami. Nagtataka nga ako. Tapos ang gagawin ko, Yorme, di siyempre magsi-CR na siya. Ilalagay ko sa maleta, nagagalit. Ano nilagay sa maleta? Kasi gusto niya backpack lang. Kunwari mga 3 days, 4 days, backpack lang siya. Ako rin, ganun. Ay, hindi pa pwede yun. Siyempre, sasabihin ko. Sabi niya, pati mo ilagay sa maleta mo? Puno na yung maleta. Dalawang maleta mo, puno na! Oo, puno na. Kaya huwag ka nang... Puno na kasi talaga. Kasi meron pa kayo ginagawa. Ito, alam mo, Monday. Pantulog, ito. Ayan. Partner. Tuesday. Tapos panlakad. Ganyan. Ganun talaga. Nakaayos na. Alam mo na yung forma mo. Kaya nagugulat. Minsan, sinusuot pa namin yan. Nagsusukat pa kayo? Yes, meron pa kaming dress rehearsal, di ba? Parang ito yung ano natin, first kaya day natin. Kaya sabi ni Mikey, nung mga una namin, ba't sinusukat mo pa? Tingnan mo ako mag-ano. Sabi ko, kailan ka mag-impake? Bukas, bago tayo malis, isang ganun lang yun. Swak na lahat. Swak na lahat. Nagulat ako. Hindi, pero siguro ganun talaga, no? Hindi kami masyadong nitty-gritty. Banidoso, no? Ganun. Mga ka-powerhouse, starting hardware franchise na. It's time to be your own boss at maging part ng powerhouse family. We have over 800 operating stores nationwide and counting. Managing a powerhouse store is easy and with lifetime partnership pa. Ano pang hinihintay mo? Call us na. Ano ang mga biggest lesson learned? For 3 years na kayo, no? Opo, 3 years. Mag-asawa. Opo. Anong biggest lesson in the past 3 years of being married? Yung asawa mo talaga is kakampi mo in life. Partner talaga. Yung weakness niya, dapat maging strength mo. Yung strength mo, dapat maging weakness. Hindi, parang talagang bigayan kayo. Hindi pa pwede po, Yorme, yung puro ikaw lang o puro siya lang. Kailangan, you have to meet in the middle. So, may times na si Mikey, kailangan niya ng support ko, ibibigay ko sa kanya. Tapos may times na siya, ako naman yung kailangan ng support, ibibigay niya yun sa akin. So, hindi po pwede talaga yung... Talagang ano siya, para siyang tag-o-war. Yung parang push and pull kayo talaga together. Kasi as a relationship, as a married couple, hindi na yung nililigawan ka. Diba kasi ganun po lagi iniisip ng babae? Habang buhay nililigawan. Habang buhay ka nililigawan ng asawa mo. Pero pati ikaw, liligawan mo siya. Para talagang nice. Mag-ano kayo. Diba po? Kinikilig, oh.
Di ba? Kasi nga usually, kasi kami syempre ang mami ko dati, lagi niya sinasabi, nung mag-boyfriend kami, dapat lagi kayo ang nasusunod na ano kayo. Dati po kasi nakatira kami sa Taytay, naririnig niya minsan, pag nag-usap kami ni Mikey, sasabihin niya, oh, hindi mo dapat kinakausap ng ganyan ng asawa mo. So ngayon, ang turo na sa akin ng mami ko, you really have to compromise, give and take. Na hindi po masakit sa puso, ha? Kasi po, minsan, di ba, nagko-compromise ka na para mandato sa akin. Oo. Ako talaga, ewan ko, by God's grace, kami ni Mikey, lahat ng gini-give up ko dahil sa gusto niya, galing sa puso ko. Kasi nga, ganun din naman siya sa akin. So, talagang give and take po kami. Okay. Now, ano ang challenges ni Mikey marrying a famous woman? Tingin mo, may naging mga pagsubok na ba siya? Kasi you go out in public, you know, attentions will be given to you more than him. Mm-mm. Anong nararamdaman niya minsan? Okay lang ba siya nung umpisa? O as you progress, naging normal na? Ang hindi po kasi talaga kaya ni Mikey na inaaral niya talaga is yung mga may kakising. Kissing scene. Oo, mga arti-artista. Eh, minsan may mga pelipelikula ako. Oh. So, yun hindi niya yun nakukuha. Pero yung pagiging yung pagka maging malapit sa tao. Si Mikey po kasi personally, kaya nga parang kayo yun, Yormi, malapit siya talaga sa tao. Mahilig siya. So, mahilig siya. People person talaga siya. Ah. Kasi nung ano pa lang siya, nag-aaral pa lang siya, siya na president sa school nila. Okay. So talagang siya, si Mikey, sabi niya, alam mo, napakaswerte mo sa amin. Lagi niyang sasabihin sa akin, napakaswerte mo kasi imaginein mo, ngumiti ka lang sa isang tao na, hi! Hindi na niya makakalimutan yun. Nanginitian mo siya. Biruin mo yun ang gusto natin lahat, magkaroon ka ng impact sa buhay ng isang tao. Tapos ikaw ang ibibigay mo lang ngiti. Hindi mo pa magagawa. Yung isang high. Kaya siya, nung naging boyfriend ko talaga siya, at naging asawa ko siya, mas naging better person talaga ako. Kasi syempre, doon mo, pinaalala lagi niyang pinapaalala na, alam mo, Yorme, syempre, minsan ako kasi pagka busy ka, di ba, Yorme, pasok ka ngayon sa mall. Minsan may kausap ka, o kaya minsan may iniisip ka, pababalikin pa niya na kung Yorme sa entrance. May bumati sa'yo doon. Hindi mo binati yung guard. So, babalik ako. Yung guard din nagulat. Hi. Ah, hello po. Asawa ko. Sweet. Ganun po ang asawa ko. Kasi sa kanya, is parang walang mawawala sa yung huminti ka, mag-hi ka. Ano ba naman yun? So, yun po talagang asawa ko. Kaya hindi sa kanya ano yung... Hindi challenge. Hindi challenge po sa kanya. Sikat. Actually, mas sabi nga po niya sa akin, nagpapasalamat siya kasi sabi niya, ako nagpapasalamat ako sa iyo because of you, pag may natulungan din akong tao, natatatak sa utak nila. Ay, yung asawa ni Alex. So sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo kasi kung hindi naman ikaw ang asawa ko, baka makalimutan. Guess mo, yung mag-hi ako sa isang tao, pwedeng makalimutan niya. Pero natatandaan nila, nagkakaroon ng impact because yan yung ginagawa mo. Kaya kailangan, mahalin mo yung ginagawa mo. Yun lang ang ano niya, hindi niya mag-get over. Hindi yung kissing niya yan. Oo, kaya hindi ko na tinuloy yung pagiging bold star ko. Ay, natawa ka, Yorme. Grabe yun, ha? Yorme, ha? May mga offers ako, tinagihan ko. Dapat sa Seiko Films. Sayang. Pero grabe yung tawa mo, Yorme. Punta naman tayo dito sa ating susunod na segment. Ito naman, ha, yung usapang pandiin. May mga itatanong kami o mga statement, tapos sasabihin mo lang kung totoo o hindi ang mga ito. Boma Loves or Tootots. Ito ang unang tanong. Takot daw si Alex kay Mami Pinto. Ba hindi? Oo, kanina nga, tinulak ko pa siya nito. Gumulo-gulo pa ka sa agdanan. Doon ka nga, eh. Dati, tootots yan. Pero ngayong may asawa na po kami, hindi po takot ang tawag, respeto po. Okay. So may mga times talaga, ngayon na may asawa na ako, minsan talagang vino-voice out ko. Well, doon pa man. Pero ngayon, nabo-voice out ko na talaga halos lahat ng nararamdaman ko. Kasi... in a respectful way. Pero syempre, pag tumaas na yung bunga nga ng Mami Pinto, kung nari, ha, ha, ha,
Mag-gumano na siya. Ano ka na, mo-modulate siya. Huma! Ganun mo na. Ano ka na nun? Shy away ka na nun. Hayaan mo na siya. Pero at least, kasi mapapansin ko naman po sa mami ko, siyempre, gagawin niya, magulang eh, di ba, nanay? So, pag parang feeling niya, ay, natatalo na ako nito sa mga reasoning. Ha! Ha! So, siya naman nanalo. Pero next mong conversation, nararamdaman namin ng ate ko na... Sumusuko rin. Hindi, parang nagbago na siya. Yung iniba na niya yung take niya. Oo. Na lang siyang ano. So, kanino ka mas takot? Sa daddy mo o sa mami mo? Ay, sa daddy. Oh, bakit naman? May buntal kami dati sa daddy. Ah, nakukulata kayo. Ay, yes. Talagang belt. Kami ng ate ko. Palo sa wepak, so. Oo. Tapos dati nga po, sinabi ko na pag ang ate ko napapalo, syempre ang ate ko 4 years ang pagitan namin. Sabihin ko, daddy, please, ako na lang. Syempre, akala ko maaawa sa akin yung tatay ko. Daddy, please, wag ako na lang ang paluin mo. Ako nga pinalo ng belt. Pinagbigyan. Kaya ako sabi ko, para ako naging sakripisyo dun ah. O sige, napalo ako. Papakit lang naman ako. Pero ito, okay. Sa WEPAC, usong-uso yung WEPAC. Mapapalo ko talaga ng sindur. Ah, sumasagot ka pa. Ayun. Yung pag nasa labas kami, in public kami, tapos may ginawa ka, tititigan ka. Alam mo na, ibig makuha sabihin, ka sa patay tingin. Ka. Ay, hindi, patay ka talaga. Ay, naku, patay na tayo. Sabi ng ate ko, magkamag-alala, nakapantalo naman tayo. Yes. Sabi ng daddy, pagsakay sa kotse, tanggal ang pantalon. Palo talaga. Natanggal belt talaga. Oh. Nakakatawa naman, parang ano na, parang old school, no? Yung old school nung araw. Hmm. Spoiled daw si Alex kay Mike. Spoiled daw. Nakakatawa naman. Paano kanya ni-spoiled? Si Mikey kasi po, kunwari, alam niya na kasi may mga ginagawa siya. Kunwari, pinapasayaw ko siya. Okay. Pagpapasayawin ko siya, di tawa-tawa ako. Mm. Ngayon, pagka kunwari sinabi ko, Mikey, sayaw ka pa, may ginagawa siya. Ayoko na, may ginagawa ako. Mikey, sige na, hanggang sa bago mo. Mikey, sige na. Sabi niya. Ano ka ba? Ginagawa mo naman akong masyado. Ano, puppet eh? Nakita mo may ginagawa ako eh. Pero sasayaw siya. Tapos natawa kami pareho. Pagbibigyan ka rin. Pagbibigyan din. Magagalit siya pero pagbibigyan din niya ako. Kasi nga, sa loob naman niya, sinasabi ni Mike, hindi naman daw ako high maintenance. Makulit lang ako, pero minsan yung nakakapagpaligaya sa akin, yun, ibinibigay na niya. Mabababaw lang. So, ibibigay na niya. Ay, spoiled ka nga. Spoiled. Pero hindi naman po ako yung pabili na gano'n. Hindi naman spoiled ganun. In terms of you're the apple of the eye. Apo. Apo, gano'n. Hindi raw marunong sa gawain bahay si Alex. Sabi nga niya, nagluluto siya. Siya nagliligpit o siya lahat. Kasi nung bata pa lang po kami, pag nawawalan kami ng kasambahay, kami ng ate ko talaga, marunong kami. Tandem na. Tandem kami. Kasi ang mami ko po, every Saturday, pagkatapos ng office, wala pong work. So Saturday is free day niya. General cleaning siya sa bahay. Lahat nilinisin niya. Yung pambuong linggo na yun. Opo. So kami ng ate ko, nawi-witness namin yung gasa nung lumaki na kami. Ano, tinutunga-tunga kanya, tumulong kayo. So nakikikuskus na rin kami. So, bata pa lang, na-orient na. Narunong po kami. Okay, ah. That's a good practice. Ako naman, sinaing lang. Sinaing lang po kayo. Ay, kasi, tinuruan ako nanay ko magsaing. Kaya, yun ang natutunan ko. Kasi nanay ko ulam. Tapos kami ni Airpat, nagkakain na kami. Tatlo lang naman kami, nanay ko, tatay ko, ako. Solo ang tagapagmana ako. Ano na malaking lupain. Bulubundukin, umuusok pa. So gagawin namin ni Airpat. Di ba, ako magsasayang. Nanay ko mag-uulam, magluluto. Si Airpat galing sa pier. Kakain na kami. Kami ni Airpat, pabilis ang matapos. Dahil? Kung sino mabagal, siya maghuhugas ang plato. Kaya contest kayo, ayaw niyo kaya mabilis ako kumain. Di ba yung mga matatanang, galing kumain ng sap-sap? Yung isdang gaganon pa nila. So, ako, mabilis ako natatapos. Kaya natutunan ako magsaing. Pero marunong din ako maghugas. Pero totoo, magandang practice sa bata. Hindi mo, nadala mo sa pag-aasawa. Di ba? Kaya kayong mga bata na nanonood, hindi ko mo inuutusan kayo ng mga magulang, pinahirapan na kayo. Sometimes, yes. You take it as if it is your practice, early practice. Malaki daw ang kinikita ni Alex sa kanyang vlog. Tama lang. For the BIR. For the BIR! Tingin ko bumubuhay. Bumubuhay. I think that's the exact word. Kasi grabe po minsan sobrang laki.
actually, minsan po, pina-explain sa akin din noon, dati pinatawag din ako sa BIR noon, tsaka yung mga accountant, pinapa-explain, sabi ko, yung po nakikita nyo talaga, sobra-sobra pong, ano yan, parang computation po ata sa abroad yan, pero hindi po ganun dito sa Philippines. Iba kasi yung ano eh, local. Yung CPM natin, CPM, yung cost per minute, iba po dito sa Philippines. So, may mga times na, tapos, ngayon, di ba, nagka-cut na rin po ang Amerika ng, pag doon napanood sa kanila, may cut na rin may sila na sa tax sila. Nila. So, sabi ko, ibang-iba po talaga. Kaya, talagang, lalo na ngayon, na syempre, nagka-TikTok na rin po. So, medyo, hindi na rin ganun kadami ang nanonood sa YouTube. Hati na. Tapos, hindi pa monetize ang TikTok. Opo. So, parang ngayon talaga, para kumita ka ng malaki, talagang paghihirapan mo. Talagang effort ka talaga. Exactly. So, yun, ako, I agree with that. Katulad nga ito, Discovery Night, ito. Para lang makairaos yung opisina, maraming mga nagtatrabaho, and so on. So, hindi siya ganun kalaki. Mm-mm. But, again, I'll go back to the first, yung tinanong natin kay Alex kanina, yung ano mapapayo mo. Yun yung sinasabi ko. Pag passion mo, yung sinasabi nga ni Alex, basta gusto mo yung ginagawa mo para sa audience mo. Okay. Madalas pagalitan si Alex ng ating yang si Tony. Ay, oo. Bakit? Hindi ko nga rin alam saan yun eh. Ngayon, dalawa na anak, hindi pa matuto. Tiyari! Hindi na lang pagtuunan ng pasinyo, anak. Kaya nga, ganun na sinasabihan na siya ng ano ko, mami ko. Celestine, pwede bang kanya-kanya tayong anak? Kasi kasuhin mo, anak mo. Ako na bahala kay Catherine. Anak ko naman siya eh. Kapatid mo lang. Para siguro nasanay siya na... Kasi po ang mami ko... Nung 18 years o 20 years nagtrabaho mami ko ng sa office. So every day kami ng ate ko, parang siya ang nanay-nanay. Feeling nanay siya. So parang hanggang sa pagtanda na namin ngayon, parang nakikialam pa rin siya. Uh-huh. So ngayon medyo nung nagdalawa na yung anak, syempre nagpo-postpartum pa siya, no. So medyo ano na po siya ngayon, parang ano kami. Pero nung mga dulo niya pong ito tong recently, nung manganganak na siya, siguro mga 3 months, di kami masyado nag-uusap kasi nga parang... Mainit ang ulo niya. Sa akin, parang lahat na lang napansin sa akin. So parang hindi ko rin siya masyado... Napamilihan ka. Nung nanganak, kaya nga kamukha ko si Polly, nung nanganak siya, parang dun kami medyo nag... Ngayon, okay na yung relationship namin. Pero for a time talaga, nitong bago siya manganak, talaga hindi kami masyado nagpapansin na kasi pag nag-text ako sa kanya, parang puro pangaral. Hindi ko na nga ito i-text. Siya rin, hindi ko rin ito i-text, kapatid ko. Tapos kamukha ko yung anak niya. Ano yun? Misa kasi may depression sa pagbubuntis. Eh. Siyempre, iniisip ng babae. Ito yung mga hindi naiintindihan na ibang lalaki dyan. Yung nasisira yung figure nila. Di ba? Tapos nagkakaroon ka ng mga stretch mark. So yung insecurity portion, you offset it with something. Katulad yun, nako. Ito, kunwari ako senior pa rin. So, ino-upset niya yung feeling. Ano naman yun? Very normal. Oh. At least I'm happy that you're still okay. Siguro nga, baka pinaglihian din niya nga ako. Kasi iba nga siya nung, ano, visit na to. Baka nga nang... Si Mikey ang greatest love ni Alex. Totoo. Bakit hindi ka ba nagka-boyfriend before? Nagka-boyfriend ako, pero... Okay. Sa totoo lang, Yorme, gumawa pa nga ako ng libro nun, Yorme, about breakup. Parang na-realize ko talaga, nung naging karelasyon ko si Mikey, ito ang love. Hindi ko pala alam ang meaning ng love. Akala mo yung una? Akala ko yung una, yung mga nararamdaman ko nun. Hindi pala yun. Parang kay Mikey ko unang natutunan kung ano, what it is, what it's like to be in a relationship. Kasi nung una, hindi ko talaga naiintindihan. So you wrote a book? Yes. Nagkaroon po ako ng Dear Alex break na kami. Nung mga breakup ko, tapos dating na kami. Lahat yon hindi ko pa namimit si Mikey. So, yun. Ngayon, na nare-realize ko na parang, oo nga, no. Parang mali pala yung konsepto ko ng pag-ibig noon. Tsaka mali pala yung konsepto ko ng, ano no, ng relationship. Kasi siguro, hindi rin napapakita sa akin nung kapartner ko yung totoong love talaga. Siguro bata pa rin kami or whatever, pero si Mikey po talaga ang nag-ano sa akin. So ano mapapayo mo sa mga batang nanonood? Ako ang mapapayo ko talaga. Hindi pa nagka-boyfriend, for example. Hindi pa nagka-boyfriend. Oh. Alam niyo yung, ito nasa libro ko din to, yung gusto niyo nung 11 years old, maaaring hindi niyo gusto or most likely hindi niyo gusto ng 18 years old kayo. So wag niyo madaliin. Kasi yung gusto niyo ngayong kabataan, kasi you're still growing eh, 'di ba po? Nagma-mature ka. Ako rin naman yung mga limited pa yung space mo. You're trying to ano pa lang eh, to understand who you are, you're trying to know who you are. So yung mga gusto mo or yung mga tingin mo na
nagpapasaya sa'yo, maaring hindi pa yan talaga ang magpapasaya sa'yo kapag ka nag-mature ka na. So, antayin mo yung panahon na mag-mature ka na, alam mo na talaga kung sino ka, doon mo makikita na, okay, ito talaga ang gusto ko. Kasi syempre, nung bata, yun po yung peer pressure, eh, di ba? Kung gusto ng di ba po, nung kami, nung nasa grade school kami, pag crush ng bayan yung isang lalaki, crush mo na rin siya kasi lahat na yun yung crush. Oo. Tapos ngayon, pag-isip ko, ba't ko ba naging crush yun? Ang pangit-pangit pala. May anghit pala yun. Ang baho pala nung ano ko, di ba mo? Pero doon, talagang mamatay ka sa pagkakakrush sa kanya. Actually, di ba po? No? Come to think of it, may crush ako nung araw sa nakita ko. Bakit nga yun po? Mag-iisip. Ganun talaga. Oo nga. Pero gusto ko sinabi ni Alex, hindi yung feelings mo nung 11 years old ka, is far different when you're going to be 18 years old. Which makes sense. Because the more you mature, lumalawak yung environment mo. Pag lumalawak yung environment, marami ka namimita tao. Awesome. Pati yung, syempre, knowledge and so on and so on. Saka mas nakikilala nyo po yung sarili nyo. Kasi pag 11 pa kayo, adulting pa lang. Yung maturing pala kayo, adolescent, inaalam nyo pa lang na ito pala ako. Ito pala weakness ko. Ito pala yung nasasaktan ako. So, hindi nyo pa alam yung kaya nyong ibigay kasi hindi nyo alam kung sino kayo. So ngayon, pag nag-mature na po kayo, kilala mo na yung sarili mo, alam mo na yung kaya mong ibigay sa relationship, alam mo na yung kaya mong tanggapin, hindi mo kayang tanggapin, mas buo ka ng papasok sa isang relationship. That was the point of view number one. Sanmig Hard Seltzer. No frills, all fun. Hard Seltzer. As easy as 1, 2, fizz. Sanmig Hard Seltzer. Sanmig Hard Seltzer. No frills, all fun. Ako, bago natin tapusin ang kwentuhan to, lubusin na natin ang Maritisan dito sa ating Maritis. Okay, itong Maritis, may bubulong kami. Hindi maririnig ng audience yung bulong, yung tanong. Pero yung sagot mo, maririnig nila. Okay? G ka na? G. Okay. Mahaba yung baba niya. Okay. Oh, tapos, parang noon gusto niya maging part ng pamilya namin. Oh. Pero hindi nagtagumpay. Uh-huh. Parang pinaglihi siya sa mangga. Nako. Sabihin ba? Lulag daw eh. Hindi naman. Hindi kailangan sabihin. Okay. Ito naman. Kama. Nako, Reva, kung alam nyo na yung mga tinatanong ko. Oo nga. Malapad. Nako! Malapad yun eh. Gusto nyo ba malaman? Secret! Maraming salamat, Alex Gonzaga Morada! Nako, salamat. Napaulakan mo kami ngayong Biyernes. Meron ka bang up-and-coming shows or things that you do? Please, invite them. Maraming salamat. Ako, una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Yorme dahil thank you dahil medyo naging patient kayo para makapag kami dito mag-roll. Pero every time kasi talagang sinabi yun sa akin ng asawa ko, kaya nga nandito rin ang asawa ko, talaga sabi niya, grabe si Yorme sa'yo tuwing gusto mo siyang mag-guest sa ano mo, laging nandyan. Kaya thank you so much, Yorme. Thank you. For being so accommodating and being so humble and ang dami-dami niyo pong nai-inspire. Maraming salamat po. Ikaw din naman. Basta ako, mapapayo ko lang. Sometimes tayo mga artista, para tayo North Star ng tao. And lagi tayong tinitingala. At tayo naman tao rin eh. Nadadapa rin tayo. Mm-hmm. As long as they see humanity in you. People make mistakes. Pasensya na kayo. Then you move on. Basta yun ang lagi kong payo. Kung kanino man, walang perpektong tao. And nobody can just say, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi. Namumuhay tayo sa microscopic world. Yes. Kaya hold on to it. At the end of the day, ang wish ko is
sana matupad mo yung pangarap mo. I know it's very hard nowadays for you, but you look at least happy now. It seems that you're moving on and, you know, trying to, you know, win back time. Yes. Sana mapagtagumpayan mo yung next mong pangarap. Ninyo ni Mike. Yes. Salamat, good luck sa inyo and Yorme, God bless salamat. Both of you. Thank you po, Yorme. Thank you. Discovery. Thank you. Okay, may konti kami regalo sa inyo. Thank you. Night. And, of course, yan. Ay, ang ganda. Laruan. Gusto ko, Yorme. Tsaka Jackstone. Ang galing yung Jackstone. No, nung araw yung Jackstone din kami. Ay, ang ganda. Thank you. At ito naman, siyempre, flowers. Thank you po. Okay. Salamat. Thank you. Okay! Nako, ayan, mga Reba, sana nag-enjoy kayo ngayong gabi. At siyempre, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please do so. Maraming tulong na po sa amin yan. At please do share if you enjoy the show. At maraming salamat. Muli, see you next Friday! Thank you! Thank you. Welcome to Discovery Night.